Ibinuking ng kapamilya actress na si Elis Uson kung ano ang isang bagay na nagiging sanhi ng stress ng living partner niyang si Macoy De Leon itong mga nakaraang buwan. Ayon sa Celebrity Mommy, talagang kinakarir ng aktor ang pag-iisip kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para mas mapabuti pa ang kanilang buhay para na rin sa anak nilang si Baby Feliz. Pero knows niyo ba na sa edad 25 ay nakapagpundar na si Macoy ng dalawang building mula sa mga kinita niya simula pa noong nagsisimula siya sa showbiz. At ngayong 27 na siya at may sarili na ring pamilya, mas nagiging masipag pa ang aktor sa pagtatrabaho at paghanap ng iba pa nilang pwedeng pagkakitaan bukod sa pag-aartista. Yan ang ipinaka-stress ni Macoy, laging kailangan mag-isip paano ang ibang mga gagawin para for safety din namin as a family. Pagbabahagi ni Elis patungkol sa kanyang partner sa virtual MedyaCon ng reunion movie nilang Habang Buhay mula sa Viva Films. Dapat meron kaming backup plan na palagi naming pinag-uusapan ng investments, starting a business, sabi pa ni Elis. Dagdag pang pahayag ng actress, yung current business dadagdagan kasi nga alam namin even if we are both actors and nandito kami sa showbiz industry, hindi naman laging magkakaroon ng opportunities. So habang may time na wala, at least we have something to do. Yun nga ang business namin, jewelry and investments sa properties. Ayon naman kay Macoy, napakalaking tulong ng mga natutunan niya mula sa kanyang parents na siyang nagturo sa kanya upang maging wais sa paghawak ng pera at pagpapatakbo ng negosyo. Pero bukod daw sa mga naipundar nilang mga ari-arian at negosyo ni Elis, ang pinakamahalaga pa rin daw sa lahat ay pagmamahal, pagpapahalaga at pagtanaw ng utang na loob sa kanilang pamilya at mga taga-suporta. Lagi kong sinasabi yung mga natutunan namin mula sa mga magulang namin. Ngayon, nag-iipon kami at lalo ngayong pandemic, yung mga natutunan namin sa parents namin, ina-apply namin. Awa ng Diyos, sobrang nakakatuwa. Thankful kami like ito, meron po kaming trabaho. Meron pa rin mga naniniwala sa amin. Fans namin na nandyan din para sa amin at sa mga pamilya namin. Yung mga bagay na yun for us, investment din. Nakakatuwang isipin na meron kaming ganon. Ang money, nawawala yan. Pero hanggat maaari, kung kaya na makapag-ipon, nag-iipon. Lahat ng aktor. Samantala, sa tanong naman kung ano-ano ang nagbago sa buhay niya simula na magkaroon ng sariling pamilya, for me, wala naman ako halos na give up kasi inihanda ko na ang buhay ko na gusto ko. Masaya ako na may napapasaya akong mga tao na mahal ko, which is my family. Kaya ngayon, may family ako na sarili ko talaga. Sabi ko nga kay Elis at saka kay Feliz, priority ko kayo. Yung mga ginagawa ko noon, mag-workout or family, may konting hilit lang sa pang-sarili pero priority ko yung family. Alam, matapos ang halos tatlong taon, magsasama muli si Macoy at Elis sa isang pelikulang siguradong pupukaw ng inyong mga damdamin. Ito nga ang Habang Buhay, handog ng Viva Max, ito ay available na for streaming simula sa April 2022. Si Elis ay gumaganap bilang Bea dahil sa sakit na common variable immune deficiency, mababa ang proteksyon ng kanyang katawan laban sa iba't ibang impeksyon, kaya naging taong bahay na lamang si Bea. Kahit maraming ipinagbabawal ang kanyang inang si Lily, nananatiling masayahin at may positibong pananaw sa buhay si Bea, nag-i-enjoy siya sa kanyang sariling mundo na puno ng musika, pangarap at imahinasyon. Live streaming ang kanyang paraan para makasalamuha ang ibang tao. Sa kabila ng lahat, masasabing maayos pa rin ang lagay ni Bea. Si Macoy naman, si Junior, ang houseboy ng kanilang pamilya. Noong bata pa lang ito, ay kinupkop na siya ng yaya ni Bea nang makitang palaboy-laboy sa lansangan na parang wala sa sarili. Lumaking seryoso si Junior. Sad boy ang pagsasalarawan niya sa kanyang sarili. Naging magkalapit sila ni Bea dahil sa interest nila sa musika, hanggang tuluyan na nga silang ma-inlove. Mas binibigyang kulay ni Junior ang mundong nakasanayan ni Bea at para sa kanya, ang binata ang kanyang safe space. Pero bigla na lang lumayo sa kanya si Junior, kaya paano na ang pangako nitong magtatayo sila ng sariling pamilya at magsasama habang buhay. Ang Habang Buhay ay mula sa direksyon ng award-winning filmmaker. Ang Habang Buhay ay mula sa direksyon ng award-winning filmmaker na si Riel Florido na nanalo Best Director sa London Film Awards at nagwagi ng Best Feature Film sa Canada
International Film Festival para sa pelikulang First Ko, Si Third Ko.